Okay, guys. Sabi nila dito, may papanood daw sila sa atin. Ay. Ano yun? May idea kayo? May intriga ako, ah. Ano kaya ito? Baka ito mga... Road trip yung mga fail natin. Wait! Pwede or starstruck videos natin, yung mga throwback photos. Oh my God, no! Be, tara na, uwian na. Ginalingan mo eh. Best friend ko yan, ah. Best friend ko. Pagdilat ko. OMG! Ang momshi. Siya yung nagsasalita. Kakaloka. May isa pang kulang eh. Love life. Wish ko naman this time, sana meron ng tamang lalaki magpapatibok ng puso niya. Natouch ako na. Yung advice niya sa akin. Dapat daw pagbigyan ko naman ng puwang yung love life, ganyan. Pero naiintindihan din naman nila ako kasi parang, ano nga, inuuna ko muna yung family, ako. Thank you, Owang! Salamat. I love you. Hi, Clea. I wanna wish you the best of luck sa lahat ng endeavors mo. And congratulations on your showbiz career. I know that you're doing very well. And I also heard that you want to be a beauty queen someday. Ang advice ko lang sa'yo is, never stop dreaming. And if you really want to be a beauty queen, just train hard. Of course, pray. And you know, you're just gonna reach that dream as long as you never give up. Nakakatuwa na nakakuha ako ng advice ng video greet talaga from beauty queen, and mas na-inspired ako kasi siya din parang ilang beses din siya nag-fail pero hindi siya gumive up agad. Thank you, Miss Winwin. Salamat. Hello, anak. Gusto kong malaman mo na si Mami ay proud kung ano man ang karir mo ngayon. Alam ko, anak, na medyo nahirapan ka dahil malayo kami sa'yo. Pero sana lagi mong iisipin, kahit nakahiwalay kami sa'yo, mahal ka namin ni Daddy. Ano? Hello! Huwag pigilan. Huwag lang yan. Natouched ako sa mom ko. Kasi yung mom ko, hindi siya expressive. As in, hindi siya yung... I mean, oh, like, showy siya in terms of actions. Pero in sa words, hindi siya masyadong expressive sa words. Oh, so I mentioned na one of my regrets in life would be not spending enough time with my family when I had the chance. Kasi right now, currently I live alone and my mom lives in Cavite and my dad lives in Mindoro. The way na gusto kong bumawi sa kanila is to give back. Hi, Mom! I love you so much and I will do anything for you. Like, I have this sense of urgency to give back sa inyo, sa iyo most especially, and our whole family. Never kong i-wish na magkaroon ka ng replacement sa heart ko. As in, sobrang thankful ako na may mom na ganyan. As in, mom ka talaga. It's another day to explore Burias Island in Masbate. At ngayon, Under the Sea Adventure naman ang aming ganap. Kasama natin ngayon si Sir Jerome, ang ating open water scuba diver. At dahil, Sir Jerome, hello. At dahil dyan, magsa-scuba diving tayo! Nalagay ko din yung oxygen na yan. So, ano po kaya yung first namin need na gawin? So siguro po dapat ma-familiarize muna tayo kung ano yung mga gamit na ginagamit natin sa pagda-dive. Ito po ay medyo mabigat. Na-excite ako na parang, uy, matatry ko ganyan kasi makikita ko yung mga corals, yung reefs, tapos makikita ko yung mga isda, makikita ko yung ilalim ng dagat. Yung mga tinuro nila sa amin were basics lang naman kung paano mag-equalize, which is very important kasi the more na you go deeper sa water, mas tumataas yung pressure. Second time ko palang mag-scuba at first time for Clea and Ira, dito raw muna kami mag-practice sa mas mababaw na tubig. Kahit konti pa lang yung isda na nakita ko, nakaka-enjoy kasi nakita ko na yung ilalim ng dagat. Tutorial part. Next up,
Doon na tayo sa, ano, sa malalim na, like 15 to 20 feet na. Lumipat na kami sa mas malalim, mga 15 to 20 feet, dun na. As in, sobrang ganda sa ilalim. Yung, ang slow motion lahat, pag nakikita mo yung mga kasama mo nagsiswim din, ang sarap sa feeling nung makita ng ganun. Sarap sa baba, ang sarap pa ng enjoy kami kanina kaka-scuba dive underwater. Yes! Sir Jerome, ayan. Samahan niya kami kumain. Let's eat! Marap. Sayaw, isang uri yan ng ibon. Ay, oo, true. At balita ko, dito sa Masbate, meron daw silang 80,000 na ibon. 80,000 kasi. Na balin sa sayaw. Oo. Oh! Oh my God! Hello, Tatay Eddie. Hello, Tatay Eddie. Ano ba yan? Ano masyado kami na-disgusto. Sobrang... sobrang ganda. Ayan, Tatay Eddie. Parang amoy pang kulot. Oh my God! Nung pumunta kami sa Balin sa Sayaw House kay Tatay Eddie, noong una, akala ko birds lang siya na naka-cage. Kasi hindi ko pa nasa-search eh. Tapos, nung pagpasok namin, hindi ko ina-expect na parang ganun yung itsura na bahay talaga. Grabe, ang galing! Ang dami nila! Tapos yung nest nila! Kasi Eddie, ano po ba ang history? Bakit dumami na ang balin sa sayaw dito sa... Yung nine-year-old na nagawa namin sa bahay. Dito sila, dalawa lang silang piraso. Hanggang sa... Dumami na nagdumami! Ang amazing kasi doon, pagpasok namin, talagang kumpul-kumpul sila. Para talagang kuweba yung bahay na yon na punong-puno ng balen sa sayaw. Ah, ganyan lang sila kalit talaga! Kasi parang yung candy na nilakain ko. Yung tagbala ko! Oh, wow! Tay Eddie, tinuro niya pa kami around the dark room. Nakita namin yung, pinakita niya sa amin ano yung itsura ng laway ng mga birds. He showed us the eggs. And he showed us yung mga nganak and yung mga chicks. Nakakatuwa naman. Ito yung itsura. Ito. Parang glue. Oo nga. Parang glue. Kasi sabi siya, pabaliktad na pa. Oo, yung gift of life. Tapos nagsabi kami, oh my God, ang galing talaga ni Lord kasi ang dami pa namin hindi alam na nangyayari sa mundo, sa paligid namin. Ang galing lang ng life. Ang mga laway ng balen sa sayaw ay nagiging sangkap din sa tinatawag na bird's nest soup. Sina Tatay Eddie at ang asawa niyang si Nanay Dina ay expert na sa paggawa nito.
Inihihiwalay nila ang hibla ng pugad mula sa namuong laway ng mga balinsasayaw. At pagkatapos ay inihahalo sa kanilang noodles recipe. Guys, sino po yung nag-invento ng recipe ulit? Kami rin lang. Sila asawa niyo po. Hindi na gumagana. Ito daw yung laway ng balinsasayaw. Yung parang crystal? Okay. Parang gelatin na clear. Parang gelatin. Oo nga. In fairness, ang sarap ng laway nila. Ang isang bowl ng bird's nest soup ay nasa halagang 1,000 pesos. Na good for sharing naman, mga ka-road trip. Parang ano siya? Teka. Parang noodles na. Ganun, noodles. Bilang sabi ni tatay, nakakapagpalakas daw to. Marami pa tayong energy. Oo nga, meron pa. May pa tayong gagawin. Sa tatlong araw namin dito sa Burias Island, hindi lang magagandang lugar ang aming na-discover, kundi maging ang aming mga sarili. May mga bagay pala na kaya ko talagang gawin. Minsan kasi naiisip ko rin, kaya ko ba to? Nag-hesitate din akong gawin. Pero syempre, kailangan lang natin magtiwala sa sarili natin. Kaya mo yan! Bigay ka ng oras sa sarili mo na marami ka pang bagay na matututunan. Tapos buuin mo muna yung sarili mo. Pag nandito ka, pag nag-travel ka, dapat talaga nire-relax mo lang yung mind mo and, you know, thank you God for nature. If it wasn't for nature, walang realization. Kaya naman bago kami umalis ng Burias Island, lulubusin na namin ang aming sightseeing. Mula sa bayan ng San Pascual, punta naman tayo sa bayan ng Claveria. Puntahan natin eh. Ay! Ay, kuya! Tapos pupunta tayo dun sa bundok na kung saan makikita yung both sides ng island po. Sige po! Umpisahan na natin bago. Kaya ubos yung lip tint ko. Lip tint ko po kasi. Ang bayan ng Claveria ay napapaligiran ng maraming bundok at burol. At ngayon, iaakyat daw kami ni Kuya Al sa happy place where we can heal our hugot. Kasi hiluin talaga ako eh. As in, kahit sa gym, kapag nabibigla yung katawan ko, pag wala akong maayos na kain, yung eyes ko parang nagbablock na lahat ng makikita ko. Ginawa namin ni Ira, binigyan namin siya ng water and medyo pay, ganyan. Kasi medyo init talaga eh. Kuya, malapit na ba talaga tayo? Less than a kilometer. Nakikita ko na yun. Okay na, promise. Okay na. Last, ikilig sa'yo. Kaya natin ito. Wala tayong hindi kakayanin together, mga best. Kaya push lang! Sir, alam na po ba yun? Wow! Yung view naman, sobrang nakaka-relax kasi sobrang hindi mo to makikita sa Manila. So, overlooking yung Mount Mayon and yung Animasola Island na pinuntahan naman the other day. Ganun ang nature! Galing ni God! Amen! Thanks sa road trip, guys. Karo tayo ng memories! At dahil nandito na kami sa final destination ng aming road trip, oras nang ipagsigawan ang mga bagay na matagal nang nagtatago sa loob ng aming mga puso. I will never stop dreaming! Mas lumakas yung loob ko kasi parang para sa akin na pag nasa taas ka, mas naririnig ka and mas malapit ka kay Lord, di ba? I love me! Hindi siya yung katulad ng
ibang sigaw lang eh, na sa workshop, ganyan. Ibang klaseng sigaw, parang merong mas may na-let go pa. My mom is the best! Nasigaw ko sa lahat ng to yung love ko for my mom.